The views and opinions of the artists do not necessarily reflect on the image of the group in general. Names, situations, or organizations are merely fictional and coincidental. The names used in the stories do not allude someone, either living or dead. The situations and organizations are product of the author's imaginations and wide expanse of inspirations. Copyright laws are strictly observed by the authors. The group would like to share their thoughts and insights about a certain topic that strike the artist's mind. No copyright infringement intended. Simula pagkabata, alam ko nang wala na akong takas sa ganito. Nakita ko na ang maaaring mangyari sa akin sa pagtanda ko. Nakita ko na ang hirap na dadalasan ko. Nakita ko na ang mangyayari sa akin sa kinabukasan ko. Sakit na nakamamatay, nilalanta ang tao na parang bulay. Sakit na hindi ko maiiwasan. Sakit na ipapamana sa akin ng aking mga magulang. O aking ina, bakit ka nagkakaganyan? Gusto ko sanang saluhin ang lahat ng sakit na iyong nararamdaman ngunit wala akong magagawa. Iyan ang naging pamana ng ating pamilya. Ang gawi sa buhay na hindi tama, ang paghindi sa gulay na nasa mesa nakahanda, ang pagiging tamad sa ehersisyo sa umaga, hindi mabuting gawain sa pagwasak sa sakit na ipinamana. Dumating ang araw na handa akong samahan ka sa pagpunta sa doktor at isang panimula ng bagong umaga, sasamahan kita, o aking ina, sa lahat ng dapat gawin, dadamayan kita. Pero huli na pala, naiba ang ihip ng hangin sa aking pagpasok sa apat na sulok nitong kwarto. Nakita kita, mahimbing na natutulog doon sa dulo, at sa aking paglapit, doon ko na lamang napagtanto na ang aking mahal na ina, hindi na pala humihinga. Bumuhos ang luha sa aking mga mata, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang kinabukasan nating dalawa. Hindi. Kinabukasan ko na lang pala. O aking ina, hindi ako handang mawala ka pero kailangang tanggapin dahil ngayon wala ka na. Ang salot na sakit na ipinamana at alam kong sa akin ay hindi ipagkakait. Sa ipinamanang sakit, ako ay galit dahil ang aking ina sa akin ay ipinagkait. Isang bagong simula sa pagsugpo sa sakit. Gagawin ng lahat para ang tagumpay ay makamit ang salot na sakit ay magkakaroon ng katapusan. Ipinapangako ko o aking ina, hindi ako susuko hanggat hindi ko ito nawawakasan.
Isang umagang maganda para simulan ang mabagal na takbo, umagang sisimulan sa masustansyang salo-salo, hindi susukuan ang sarili sa ipinangako, tibay ng laman ang nakasalalay dito. Aerobics, para sa pagpapatibay ng puso, maiiwasan ang sakit at hindi magtitiis hanggang dulo. Ewan ko ba, natural lang naman ang masaktan pero sana nag-aerobics ako para sakit sa puso ay naiwasan. Bawasan ang pagkabahala, ang kapagalan ng isip na hindi mapagkumbaba, mahal kong katawan at utak, ang buhay ay mahirap, hindi ang malalim na pag-iisip ang solusyon sa suliraning pawarak. Dagdagan ang kakayahang bumaluktot, dumukwang at iwasan ang sakit na salot, maaaring sa pagtanda, ang kakayahang bumaluktot ay maiwala, ngunit ang pag-inat ng katawan ay daan sa kabanatinan sa buong itatagal ng buhay. Ang lakas at tibay ay hindi nakakamta ng mga tamad sa buhay. Dapat pahalagahan ang buhay at minhawa. Ang kalusugan na meron ako at meron ka, ang palagiang pag-ehersisyo ay makakatulong. Malakas na pangangatawan ay dapat isulong, paninigarilyo ay dapat iwasan. Salot na sakit ay dapat hindi makamtan, tamang pagtulog ay mahalaga. Katawan ay dapat ding ipahinga, iwasan ang talamak na pagkabahala. Pagpapanatili ng tamang timbang at pagkain ng masustansya, magkutil-kutil
hinihintil sa iyong nutrisyon at pangangatawan, dapat naisipin ng mabuti at gawin ang dapat. Pagbabago ay hindi natatapos, hindi nahuhuli at hindi nagpapakapos. Ang buhay ng tao ay maikli at hindi na dapat paikliin. Lahat ay tutungo sa katapusan at ang buhay ay hindi dapat maging palaisipan kung bakit ganito o bakit ganyan. Dahil ang nakapagpapalusog ay nakakaligtas para manalo sa laro ng salot na sakit na hindi patas. Health as well as physical wellness is very important to a person. If you know what is good for your health, take on the step two. Put it into practice. Because knowing is not enough. We must apply. We need to maintain proper hygiene, healthy foods, eat healthy foods, complete diet with sufficient amount of carbohydrates, proteins, vitamins, and minerals. Come and think of it. If you have bad health, do you think you can be active? Do you think you can do anything you want to do? No. And that's exactly what my point is. Health is everything, and physical wellness is the key. One voice. One community. And together, we will make a change. Never forget your duty, because physical wellness is the real beauty. Every door is closing.